Hello, 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 hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa ating pong evening prayer and devotion. Tayo po ay patuloy po na mag-aaral po ng salita ng Diyos. At the same time, tayo po ay mananalangin sa ating pong mga prayer items. Kaya sa mga oras po na ito, no, tayo po ay sabay-sabay, sama-sama po na manalangin at kung meron po kayong prayer items po, prayer request, kindly message us po. Message us. Let's share the video po. Let's share the video. Tignan natin kung gumagana po ang video. Yan. Good morning po kay Sir Louis Reyes at kay Sir please comment po yung pangalan po ninyo. Yan, si Sir Medardo Pitogo. Hello sir, paki-share na lang po yung video po natin sa GC po, sa mga GC po natin. Dahil wala po akong ano, wala pong signal po yung aking pong isang cellphone. Sir Louis, paki-share po ang ating pong live sa ating pong GC. Yan, hintay lamang po natin ang iba. Hello, hello. Magandang araw po. Magandang gabi po kay Sister Victoria Marpuri. Si Sir Medardo Pitogo. Kindly share this live video sa iba pong nanonood. Hintay lamang po natin ang iba. And kung meron po kayong pasasalamat sa ating pong Panginoon, i-type nyo po. Kung meron po tayong prayer request, i-type print po natin. No? At ayan. Si Sir Louis po, paki-share na lang po ang ating pong video po sa ating pong mga GC. Sir Louis, paki na lang po. Maraming maraming salamat. Hello po, Sister Michelle Dolaiba. Pasensya na ma'am, di ako nakapunta kanina dahil na-cancel po ang aming pong face-to-face na meeting po sa Pompak. And kindly share this live video at tayo po ay mamayang konti, no, after 3 minutes magsisimula na po tayo. Paki-share lamang po sa GC sa inyo pong timeline. Hello po kay Sister Christy Lynn M. Pangilinan. Magandang gabi po. Yan, hintayin po natin ang iba. Kindly share this live video po. After 2 minutes, we will start. Okay na. Okay na. Yan po, maraming salamat po sa 6,000 po na nanonood. Ang daming, grabe. 6,000 na po. Hello ko po kay Sister, kay Brother, o kay Sir Peter Saturnino. Hello po sa inyo, Sir. I hope sa mga taga-Pompak po napanood niyo po ang video ni Pastor Arlene. Sino po rito ang mga nakanood sa mga taga-Pompak? Can you type amen kung nakapanood ka po. Hello po kay Sister Merlin Liat. Hello po sa Liat family. And maraming maraming salamat po Sir Louis. Maging sagisi po natin sa Daily Word of God. Para lahat po sila ay makanood. Maraming salamat po. Thank you, Sister Victoria Marpuri. Hello po kay Sister Teresita Liobit. Magandang magandang gabi po. No, meron tayong gustong ipasalamat sa Panginoon. Meron tayong mga answered prayer. No, gusto ko pong i-share po sa inyo na si Sister o Tita Jabu issue na ating po pinapanalangin. Pinagaling po ng Diyos. Can you type God heals? God heals. Ang Diyos ay patuloy po na nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman. Amen. Amen. At kanina po nakamusta ko po yung aking pong kuya, si Kuya Erwin Balkin, no? Siya po ay tinetherapy. Praise God po dahil meron na pong improvement yung kanya pong
kanya pong paglakad. Praise God for that. Praise God for that. Hello po kay Tita Cecilia Bautista is watching right now. Nandiyan lang po sa kabilang kwarto. Sa kapitbahay po natin. Hello po, Tita Celia. Thank you so much sa paggamit po ng inyong pong lugar, no? Napakaganda po ng ating pong lugar. Salamat po sa paggamit po ng ating pong Wi-Fi. And thank you so much po. At tayo po ay mag-start na. Handa na po ba tayong lahat? Naghanda na po tayo, no? Tayo po ay manonood muna po, no? Tignan natin kung meron po rito. And tayo po ay iawit sa Panginoon. Sino rito gustong umawit kay Lord? Ang title po nito is 10,000 Reasons. Meron pong napakaraming rason para tayo ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Ang title po nito ay 10,000 Reasons, no, by Matt Redman. Kung gusto niyo pong patugtugin, patugtugin po natin. Uwitan po natin ang Panginoon. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your whole. Excuse me po. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Hallelujah. Let's worship God. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Yes Lord, maraming salamat Panginoon. Patuloy po ako nagpapasalamat sa gabi pong ito. Marami kang pinagaling, marami kang pinalakas, marami kang Lord God in-empower Panginoon, at patuloy kang magpapalakas sa bawat isa po sa amin. Ngayon pa lamang Panginoon, ninisi mo po ang aming mga puso at patuloy po na kami ay awit sa iyo, magpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa aming pong mga buhay. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. No, talagang napakabuti po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon pa lamang po, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kung meron po kayong gustong ipasalamat sa Lord, can you type in the comment section your thanksgiving and gratefulness sa ating pong Panginoon. Dugtungan niyo po ito. Maraming salamat dahil pinagaling ako ng Diyos, dahil pinagpala ako ng Diyos, dahil binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon, dahil kung wala siya, eh hindi ako masaya sa oras na ito. No, paki-type po ang ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon. No, katulad po kanina, nagpapasalamat ako sa Lord dahil ang kuya ko po ay 39 years old na. Birthday niya po ngayon. Happy, happy birthday, Kagawad, Kuya Eric Duyan. Pangalawa po, gusto ko magpasalamat dahil birthday rin po na ni Adam, no? Ni Adam, no? Siya po ay may birthday po ngayon, yung pamangkin po ni Joyce. Yan, at tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa lugar po na ito, nandito po ako sa lugar nila Tita Cecilia, no? Nila Mau, maraming salamat. Maraming salamat sa paggamit ng lugar po. Napakaganda po ng kanilang bahay, no? At ngayon po, no? At kung meron po tayong mga prayer requests, kindly ilagay nyo lamang po sa ating pong comment section at tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Bati muna po tayo, bati muna. Doon ka muna. May bata po, may sumisilip si ano. Shoutout po kay Chocho, no? Kay Chocho, sumisilip siya. Yan. Nood ka lang dyan, Chocho, sa baba. Hello po kay Sir Rene Carion, kay Ma'am Christina Francisco. Hello po kay Sir Ferdy Valderrama. Batiin lang po natin. Kay Sister Rose Estoque, no? Hello po kay sino pa po ba? Brother Genesis Baldono, no? Sa Sigua Pinks, no? Ang gwapo ng Road 2. Sister Lorna Lucas Samatra, hello po. Sister Hilda Olarasa Batugal, hello po sa inyo. At hello po kay batiin po natin ng iba pa, mayroon pa po rito. No? Ayan, bago tayo magsimula, no, para mabati po. Hello po kay Sister Jen Labitan Obamos. Hello po, salamat po. No? Ayan. Saglit lang po, nag-chat po yung aking asawa. Sagutin ko lang po. Nasa plastic. Ayan, live na live po tayo. Ayan. Kailangan po ng diaper ng aking anak. Ayan. Praise God. Ayan po, marami po nagpapasalamat, no? Basahin lang po natin. Maraming salamat po, sabi po ni Sister Lorna. Maraming salamat po sa kagalingan at answered prayer, pinag-aayos na ng Panginoon. Wow. Taglit lang po ah. Naka-live na ako. Taglit lang po. Ayan.
Okay na, sige, tayo po ay magsisimula na po. No? Maraming salamat sa answered prayer. Pinagayos na yung mga requirements. Wow, praise God. Yung ano kong CPR, praise the Lord. No? Palakpakan po natin ang Panginoon. Talagang tumutugan ang ating pong Panginoon. Good evening, Pastor. Praise God. Patuloy ng pagaling ng asawa ko. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you type? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang galing talaga ng Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. Okay, Ansel, hello. Kay Sister Ansel ng Taiwan, hello sa'yo. Yan, at marami pa po. No, kung meron po kayong mga gusto mong pasalamat sa Panginoon, no, i-type nyo lamang po dyan. Excuse me po. Excuse me. At tayo po, mag-aaral na po ng message si Lord, no? Ang dami pong patalastas. Okay lang po yan. Ang mahalaga, tayo po ay naka-tune in po. Huwag po kayong bibitiw, ha? Sa 15, huwag na po kayong bibitiw. Sana po, madagdagan po tayo. And if you have your Bible, no? Buksan po natin yung Bible po natin sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. No, can we type? Matthew chapter 14. Yan. Chapter 14. Matthew chapter 14. Ito po yung Jesus walks on water. Jesus walks on water. Jesus walks on water. Yan. Matthew 14, 22 hanggang 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad, pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao matapos niyang alpalisin ang mga ito. Mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madiling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, excuse me po. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Papunta kay Jesus, ngunit nang mapansin niya na malakas na ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka. "Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. No? Tunay nga po na si Jesus ay anak ng Diyos. Alam niyo po, no, ang Bible po ay palaging nagsasabi na ang Biblia ay nagsasabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Can we type? Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God. No? Yan po yung truth. Huwag na po kayo maniwala sa ibang sasabihin ng ministro, ng pastor, o sino pang mga magtuturo na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Mali po yun. No? Kinakancel po natin yung mali po yung doktrina po na yun. Si Jesus ay 100% God o Son of God at 100% man o anak ng tao. No? And dito po sa message po natin, ang title ko po rito, pinamagatan po natin yung Son of God po, malaking S po, huwag pong maliit. No? Iba po yun, iba rin po yun. No? Malaking S, Jesus is the Son of God. Medyo kinokorek lang po natin yung ating pong pagtatype kasi mahalaga rin po yan sa harapan po ng Diyos. No? Jesus is the Son of God. Malaking S po, malaking S. Yan, ang title po natin is Makalakad o Lumubog? Sino po sa atin, tayo po minsan ay hindi makalakad dahil sa pulikat o dahil sa sakit at karamdaman, tayo po ay nakalakad. O sino mo naman po sa atin lumubog? Nahulog ka sa estero, sa kumunoy, o nalaglag ka doon sa hagdanan, no? Ikaw ay nahulog sa bangin, no? Meron ba sa atin nahulog sa bangin? Wala naman po siguro kasi kung nahulog sa bangin, baka hindi ko kayo nanonood ngayon. Ang taas po noon, no? And
Makalakad o lumubog? Alam niyo po, sa buhay po natin, we can decide. No? We can decide kung ano po yung gusto po nating mangyari sa ating pong kinabukasan. Our present decision, no, can affect our future destination. Ulitin ko po ah, our present situation or decision in life can affect our future destination. Kaya ngayon pa lamang gusto nating tuwirin, gusto nating ayusin po yung ating pong mga gagawin. No? Na kung tayo po ay gusto po nating makalakad, or ibig sabihin gusto po natin maranasan yung himala ng Diyos sa ating pong mga buhay, yung pagpapala, yung tagumpay, yung kapayapaan, yung pag-asa, no, yung kalakasan, no, meron dapat tayong hakbangin o dapat gawin sa ating pong mga buhay. At kung gusto mo naman po nating hindi maranasan yung himala ng Diyos, gusto po nating maparusahan, madisiplina ng Panginoon, at gusto po nating tayo po ay lumubog sa sitwasyon po natin, magkaroon tayo ng falls, magkaroon tayo ng failures, magkaroon tayo ng frustration, magkaroon tayo ng excuse me po. Sorry po, sorry po. Magkaroon po tayo ng mga problema sa ating mga buhay, no? Eh, talagang very embarrassing moment, hindi lang moment, embarrassing life ang gusto po natin mangyari. Ito naman po yung ating pong gagawin. Kaya mamimili lang po tayo sa buhay po natin. It's about experiencing the miracle of God or experiencing, no? The sadness and loneliness, the cry because of our own decision in life. Kaya mas piliin po natin yung tayo po ay makaranas ng himala ng Diyos. No? Sabi nga ng narinig kong preacher, hindi lang tayo basta-basta, no? Nagsasalita o nagdedesisyon sa ating pong buhay. Dapat tayo po ay meron pong pag-iisip at malalim na pananalangin, gagawin ko ba ang bagay na ito o hindi? Sasagutin ko ba siya o hindi? Diba? Uutang ba ako sa Bombay o hindi? Mag-aasawa ba ako ng maaga o hindi? No? Ako ba ay titigil na sa trabaho o hindi? At marami tayong mga desisyon. Pero dito po, tignan po natin kung paano po natin mararanasan yung himala ng ating pong Panginoon. Meron pong tatlong bagay lamang po rito. Meron pong tatlong bagay kung paano po tayo lulubog, no? O tayo po ay magkakaroon ng problema sa ating pong buhay sa ating pong sarili pong kagustuhan. At meron naman pong tatlong bagay rin po kung paano po natin, no, mararanasan ang paglakad sa tubig, and ibig sabihin po, we can experience the miracles and blessings of our God if we do the following. Dito muna po tayo sa kung nais po natin, no? Sino po sa ating nais gustong malunod o ma-fall doon po sa mga pinagdadaanan po natin? Alam niyo po, ito po yung tinatawag na doubts versus faith. O kaya naman, fear versus faith. Kung bakit nakalakad po si Peter doon po sa tubig, no? Dahil siya po ay meron po talagang matinding pananampalataya. At ang kalaban po ng pananampalataya, yung fear or doubts, no? At meron tayong anxiety. Meron tayong tinatawag na pangamba, alalahanin, aligagaho tayo. Tayo po ay meron pong takot sa puso po natin sa mga bagay-bagay. Meron tayong takot sa kinabukasan. Meron tayong takot sa kinaharap po nating sitwasyon po natin ngayon dahil sa banta ng COVID-19, no, dahil sa mga kasalukuyang pinagdadaanan po natin, no? Sabi ho ron, mamimili ho tayo kung tayo po ay magkakaroon ng doubts and fears and anxiety, patuloy po nalulubog ang ating pong sitwasyon. Patuloy ho tayong kakain ng sistema ng takot po na ito. Alam niyo po, dinulot po ng pandemya isang big fear, isang malaking takot sa puso ng buong mundo, ng bawat Pilipino. Even if, kahit Kristiyano po, grabe. Lalo na yung hindi, no? Pero pag-uusapan po natin, kasi given na po yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, talagang full of doubt sila, anxiety, depression. Pero ibang usapan na po pag ikaw ay Kristiyano, pero ikaw pa rin ay punong-puno ng takot.
ikaw pa rin ay nade-depress, ikaw pa rin ay talagang nagdududa doon sa ating pong Panginoon. Instead of doubts and fears, have faith in Jesus Christ and trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. No? Sabi nga, instead of doubts or fears, yung mamutawi sa ating pong mga puso, excuse me po, no? Sasabihin ko po sa inyo kay Sharon Julian, kay Shirel, kay Jassy, na nanonood po ngayon, no, na mga humabol po sa atin. Salamat sa paghabol po ninyo. No? Eh, ito pong doubts po na ito, it can lead us doon po sa ating mong frustration. No? Pero kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon, we can experience miracle. How many of us, sino po sa atin, pero gusto pong maranasan yung himala po ng Diyos? Can you type, ako yun? No? Ako yun. Can you type, ako yun? Kung sino po yung gustong maranasan yung himala ng Diyos, no, mag-type ka ng ako yun. At kung gusto mong maranasan, kailangan mo ng matinding pananampalataya. No? Ito po yung tinatawag po na great faith. No? Instead of fear, faith po. Instead of doubt, faith ang paiiralin po natin. No? Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya, ito po ay umaasa ka kahit hindi mo nakikita. Alam mo ang resulta ay sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong pinapanalangin. Ay, salamat. Ay, grabe, oh, bait po nila rito. Meron pa pong libreng tubig. No? Salamat, mo. Yan. Meron pong pamunas. Huwag na. Maingay maririnig sa ano. Thank you, thank you. Grabe, ang bait po ng tao rito. Kaya dito na po ako titira. Nandito na po tayo titira. Maraming salamat, Mau. Meron pa pong pamunas at meron pong malamig na tubig. God bless sa Bautista family. God bless po sa inyo. Grabe. Grabe ang init po ng pagtanggap po nila, no? Bagamat mainit po dito dahil pinatay po natin electric pan para mas lalo po nating mas maintindihan. Maingay po ang electric pan. Gusto ko pong marinig po ninyo ang tinig ng Panginoon. Amen. Thank you so much. No? Ibig sabihin nga, no, kung gusto po natin ma-experience yung miracle ng Panginoon, dapat meron tayong tinatawag na great faith. Meron pong dalawang example po rito. The faith, no, our faith in Jesus Christ. Kung ikaw, sabi ni Peter, kung ikaw nga yan, Panginoon, palakarin mo ako sa tubig. No, no, una natakot sila eh. Sabi nila, multo. Instead of, master, master. Ang tawag po nila, monster, monster, multo. Ano po lesson doon? Minsan, ano lang po, sidetrack lang po ito. Minsan, blessing na po yung dumarating po sa atin. Ang tingin po natin, eh ito po ay hindi pa rin po blessing. Kaya, dapat maging sensitive po tayo. Akala po natin, eh, hindi pagpapala yung darating po o kumakatok sa pintuan po natin o yung nakakasalimuha po natin. Yung pala yung magpapala sa'yo, no? No, yung pala yung magbe-bless sa'yo. Kaya huwag niyong pagsasaraduhan yung mga taong nasa pintuan. Alam natin meron pong mga budol, pero meron pong mas marami pang mababait na tao upang pagpalain ka, upang maranasan mo yung pagpapala ng ating pong Panginoon. No, ito po number one, yung faith of centurion man. No, sa Matthew chapter 8 verse 8, ngunit sumagot si Jesus, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Wow! Grabe yung concern it ng centurion po nito sa kanya pong alipin. Kasabi roon, sabihin nyo lamang po, no? Nagagaling po siya, gagaling po siya. Grabe yung pananampalataya ng centurion po nito. Bagamat siya po ay kilalang tao, siya po ay very known person, very powerful, full of authority, pero he humbled himself to the Lord and have faith in Jesus Christ and believe that Jesus, no, can heal his servant. At pinagaling po ng Panginoon ang servant po nito dahil sa matinding pananampalataya ng centurion. Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. No? Maranasan mo ang himala ng Diyos. Ganon din po, no, the faith of bleeding woman sa Matthew chapter 9 verse 21 to 22.
Sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nooy di gumaling ang babae. Instantly, gumaling ang babae. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. No? She declared it and she experienced miracle from heaven. She experienced healing in her life instantly. At kung gusto po nating maranasan yung himala ng Diyos, katulad si Peter, nakalakad po sa ibabaw ng tubig. Kahit at pag-aralan mo yung physics, imposible na makakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Tinry ko po yun many times sa dagat, sa pool. Bumabagsak po ako. Yung napapanood po natin sa mga palabas, yung mga magic, may daya po yun. May technique lang po yun. May glass po yun na hindi nakikita. Pero tayo mismo, hindi tayo makakalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus, na-experience niya dahil siya ay anak ng Diyos. Si Peter, na-experience niya na makalakad sa tubig dahil nanampalataya siya sa anak ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kapatid, ikaw na nanonood ngayon o sa kapamilya mo o maibahagi mo yung video na ito. Kapag meron tayong great faith, kahit sinliit lamang po o kung sinlaki ng butil ng mustasa at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gagaling ako, pagagalingin ka ng Diyos. Lord, makakabayad ako ng utang, makakabayad ka sa utang mo. Lord, maayos yung pamilya ko, maayos yung pamilya mo. Lord, magbabago yung buhay ng asawa ko o buhay ko o buhay ng mga anak ko. Magbabago po sila, magbabago yung buhay mo. Lord, magkakatrabaho ako, magkakatrabaho ka. Mababalik ka sa pagiging seaman. Lord, hindi ako mahawa ng virus, hindi ka mahawa ng virus. Bakit? Yun yung dineclare mo at pinananampalatayanan mo na ikaw ay gagaling, pagpapalain ng Diyos, mawawala yung depression mo, no? Mawawala yung mga kaisipang hindi maganda, tatanggalin ng Diyos ang lahat ng yan at mapapalitan po ng tunay na pananampalataya. Paghawakan mo lang kapatid, sa lahat ng may cancer po ngayon at may sakit at karamdaman, kahit malala, kahit COVID-19 pa yan, pag-agalingin ka ng Panginoon, manampalataya ka kay Jesus na siya lang ang dakilang manggagamot, siya ang healer po natin. Pag-agalingin ka ng Panginoon, manampalataya ka kay Jesus, huwag sa ibang pangalan, huwag sa gamot, huwag sa vaccine, huwag kanino man, kundi sa Panginoong Jesus. Instrumento lang lahat yan, pero ang tunay na manggagamot, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Praise God. Praise God. God heals. Jesus is our Jehovah Rapha who healeth thee any kind of sicknesses and diseases. And by faith, ngayon pa lang I declare, ito yung pananampalataya ko, magaling ka na. Pananampalataya ko, magiging maayos ang pamilya mo. Pananampalataya ko, ililigtas yung buong pamilya mo ng Panginoon. Pananampalataya ko, magkikita na kayo ng anak mo na matagal mo nang hinihintay. Pananampalataya ko, mapopromote ka sa trabaho. Pananampalataya ko, aasenso ka, kikita ka, magbo-boom, magiging fruitful lang yung negosyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Mangyayari po yan sa biyaya po ng Diyos. Mangyayari po yan. Tanggapin niyo po ang kasagutan ng Panginoon. Hanggang ngayon, naghihimala pa rin po ang Diyos. Amen? God can do miracle right now in your place. Kung may sakit ka, pinagaling ka na ng Panginoon. Kaya kang pagilingin ng Diyos. Kaya ng Panginoon yan. Walang imposible sa Lord. Pagpapalain ka niya. Pagpapalain ka niya. Ahayusin ng Diyos yung kinabukasan mo. Yung buhay mo. Meron po sa atin si Ma'am Labaw. Lahat po sila may sakit. Ngayon pa lang I declare, lahat ng lagnat po ninyo, lahat ng sakit ninyo, pinagaling na ng Panginoon. Amen. Huwag na pong may sana. Hindi po. Mali pong panalangin po yan. Lord, no, sasabi natin, Lord, sana po gumaling po ako, sana po yumaman po ako. Alisin niyo po yung sana. Alisin niyo yung sana. Palitan po natin, Lord, gagaling po ako. Lord, yayaman po ako. Lord, aaseso po ako. Lord, magiging mais po ang pamilya ko. Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pa lang po yan. Pangalawa, no? Kung gusto po natin tayo po ay
makaranas ang himala po ng Diyos. Alisin po natin yung tinatawag na yung pangalawa. Alisin po natin yung tinatawag na disobedience. Kasi gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos, di po ba? Gusto natin pasaganahin tayo ng Panginoon. Gusto po natin makaranas ng talagang tremendous, no? And yung siksik liglig na umaapaw na pagpapala ng Diyos. Pero kailangan po, no, ng prinsipyo po ito. Kailangan po na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Minsan ang problema po natin, meron tayong heart of disobedience, spirit of disobedience. Sabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, sundin po natin ang kanyang mga salita. May question is, sino po sa atin ang madalas sumunod sa Panginoon? Pwede po bang mag-comment kayo ng amen kung ikaw yon? At pwede ka rin ba mag-comment ngayon ng oo nga, pastor, hindi ako yon, no? Ako yon, pastor. Ako naman po yung walang pagsunod sa Diyos. Ako yung rebelde sa Panginoon, no? Baka mamaya meron sa atin rebelde sa Diyos. Nananampalataya tayo sa Panginoon, tapos sasabihin po natin, Lord, ayoko sumunod sa iyo. Lord, ayoko maglingkod sa iyo. Lord, ayokong gawin yung pinapagawa mo po sa akin. No? Ayaw po nating bitawan yung pinabibitawan po sa atin ng Panginoon. Paano natin mararanasan yung himala po ng Diyos? No? Paano natin mararanasan yung himala po ng Panginoon kung tayo po ay susuway sa Diyos? Meron ka ang pananampalataya, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yung bisyo mo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yung drug addiction mo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yung pandadaya mo sa negosyo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yung hindi patas na patakaran sa loob ng kumpanya ninyo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo yung pagiging chismosa mo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na yung pandaraya mo, yung pagsisinungaling mo. Sabi ng Panginoon, tigilan mo na, alisin mo na yung galit sa puso mo. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa asawa mo. Galit ka pa rin sa bienan mo, sa manugang mo. Galit ka pa rin sa kapitbahay nyo. Galit ka pa rin sa mga taong nanakit sa'yo. Ano tayo magkakaranas ng himala at pagpapala ng Panginoon kung hindi tayo susunod sa Diyos? No? And may mga bagay na kailangan po natin gawin para maranasan po natin yung healing, miracle and blessings of the Lord. Katulad po ng dalawang istorya po muli, no? Pangalawa po is follow Jesus' command. No, follow. Kanina, magkaroon tayo ng faith. Ito naman po, faith in Jesus. Ito naman, follow Jesus' command. Sabi ng Panginoon, come. Yan si Pedro, sumunod. Lumakad po sa tubig. No? Alam nyo, meron po sa atin mga tao, dalawang klase po ng tao. Meron po sa atin taganood. Taganood lang. Ito po yung mga disciple na hindi lumakad sa tubig. Nanood lang sa paglakad po ni Pedro sa tubig. Taganood ng himala ng Diyos at hindi niya nararanasan yung himala at pagpapala ng Panginoon. Hindi po ba kayo naiinggit na yung iba nakakaranas po ng himala ng Diyos at ikaw hindi? Wala namang problema sa Diyos eh. May problema po sa atin. Why? Because of our disobedience. Because of our rebellion against God. That we utter, we say every day, I am a Christian, I am a born-again Christian, I am a disciple of Jesus. Pero hanggang ngayon, meron pa rin tayong room from our heart. No? Meron pa rin po sa atin ang hindi natin mabigay sa Panginoon. Hindi mo mabigay yung pambababae mo, panlalaki mo. Hindi mo maibigay, matanggal yung pagmumura, yung pagsinungaling, lahat ng mga ginagawa po natin. Hindi po natin maranasan yung himala po ng Diyos. Pero sa Bible po, sabi po rito, when Jesus commanded the servants to fill up the gallons or jar of water, and Jesus turned water into wine. Wow! No? Sa John chapter 2 verse 7 to 10, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin nyo rito sa namamahala ng handaan. Ginalan nga nila ang namamahala ng handaan
at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, masarap na alak ang unang inihain kapag marami nang mainom ang mga ito, ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. Ano ibig sabihin po nito? Alam niyo po, sa pagsunod po ng mga servants, doon po naranasan ng wedding planner na yung tubig ay naging alak. Dahil sa pagsunod, grabe, no? Tayo rin po, kung gusto natin maranasan yung himala po ng Diyos, let's obey the Lord. Tandaan niyo po, sa pagsunod sa Panginoon, meron pong pagpapala at himala. Pero sa pagsuway sa Diyos, meron pong pagpapalo at kahihiya. No? Kahihiyan sa bawat isa po sa atin. Kahiya-hiya ho tayo. Pupulutin ho tayo sa kangkungan kapag patuloy ho tayong sumuway sa Diyos. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, grabe. No? Talagang yung hindi mo ba nararanasan na pagpapala at himala ng Diyos, mararanasan mo sa mga oras po na ito. Hindi lang basta-basta pananampalataya, kundi pagsunod sa Panginoon. If you want to experience great miracles and blessings and healing from the Lord, let's continue obey the Lord with all our heart. Like also this blind man got healed by Jesus Christ. Sa John chapter 9 verse 7, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at magilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Instantly nakakita yung bulag. Dahil sumunod siya at meron siyang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kapatid, heart to heart talk to, real talk tayo. Minsan ba sa buhay mo, gaano ka sumunod o maging masunurin sa Panginoon? Ba't hanggang ngayon, ayaw mo pa rin bitawan yung kasalanan na yan na ginagawa mo, tinatago mo sa puso mo? At ang gusto ng Panginoon ngayon, kung gusto mong maranasan na makalakad sa tubig, na gumaling, na pagpalain ang Diyos, na ma-restore ang pamilya ninyo, na maging maayos, mawala yung galit sa puso mo, at maging mapayapa yung puso mo, mawala yung depression mo, isurrender mo ang lahat ng kasalanan mo sa Panginoon. Yung puso mo na merong sama ng loob, yung puso mo na merong kahalayan, merong pong kalokohan, merong pong kasinungalingan, isuko po natin lahat sa Diyos dahil isang araw, magbabayaran po natin ng lahat ng ating pagsuway sa Panginoon. Pero isang araw din po, pag sumunod tayo sa Diyos, susuklian ng Panginoon lahat ng himala at pagpapala ng Diyos na ipagkakalob po sa atin. Can you type amen for that? Amen. Hallelujah. No, tayo po'y sumunod sa Panginoon. Libre lamang pong sumunod sa Diyos. Huwag ang pansariling kagustuhan at plano sa buhay. Huwag pangit na salita at pag-iisip ang lagay po natin dyan. Sabi nga, let the mind of Christ, no? Yung mailagay po, let the heart of Christ ang mailagay sa puso at isipan po natin. At siya po yung patuloy na ma-reveal sa ating po mga buhay. Nung sinasabi po namin ni Sir Louis yung Christ-likeness, ito po yung pinaka-goal ng isang Kristiyano, maging katulad ni Jesus. Yung pagpapala, yung healing, yung restoration, yung tagumpay sa buhay po natin, secondary na lamang po yan. If we obey the Lord Jesus Christ with all our heart, mind, soul, and strength, God will pour out His blessings, healing, anointing, peace, strength, wisdom, and victory in our lives. Patuloy lang po tayong sumunod sa ating pong Panginoon. Sa totoo lang po, nakakapagod po mag-preach. Hindi mo alam po ano ituturo mo. Minsan to the point, parang gusto ko nang mag-give up. Nung una po, talagang sabi ko, ihinto ko na to. Isa lang nanonood. Walang nanonood. Minsan, talagang ang konti po na nanonood. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, Kiko, sumunod ka lang sa akin. Kahit walang nanonood sa'yo, kahit isa lang nanonood, magpatuloy ka. Ang mahalaga, sinusunod mo ang kalooban ko. Sapagkat, you have an audience of one.
in worship, in obeying the Lord, in preaching, in doing something good, isa lang ang audience po natin, si Jesus. Natutuwa ako sa sinabi ng isang pastor, walang umatin sa church dahil mayroong pandemya o dahil may problema silang pinagdadaanan yung mga member at mga leaders. Yung pastor lang nandoon. Nilagay niya yung tatlong upuan na walang laman. At sinabi niya, wala man yung tao na sisharean ko ng gospel, ilalagay ko sa puso ko, and I believe nandyan si God the Father, nandyan si God the Son, and God the Holy Spirit. Para sa kanya yung ginagawa kong ministeryo na ito. This ministry is not from me. O hindi ko ministeryo po itong ating pong ginagawa po ngayon. Ito po yung ministeryo ng Diyos. Kaya gagawin ko po ito, may audience o wala, I will glorify God the Father, the Son, and the Holy Spirit. But thank be to God for 27 viewers po natin, breaking the record po ulit. Himala po ng Diyos, ang hirap pong mag-invite ng mga tao. Pero kung bakit ka nanonood ngayon, dahil naranasan mo na ikaw na-inspire sa salita ng Diyos, na-inspire sa presensya ng Panginoon, na-inspire po sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, ito pa yung nakaka-touch sa Panginoon. Minsan tayo po very disobedient people or person. Minsan kinalimutan po natin ng Diyos. Minsan po hinayaan po natin yung sarili po natin sa ating mga sariling kagustuhan. Pero patuloy po nag-iimala ang Panginoon. Patuloy po nagpapagaling ang Diyos. Patuloy po nandyan ang Panginoon po sa atin. Bakit? Mercy na lamang po ng Diyos. Habag na lamang po ng Diyos yung mga buhay po natin ngayon. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo palpak. Pero himala ng Diyos na ikaw ay ligtas niya, baguhin niya, pagpalain niya, at gamitin niya para sa kanyang kaharian. Kapatid, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. If you want to experience great miracles and blessings and joy and peace in our hearts, continue follow Jesus in your heart. Follow the track of Jesus. Follow the way of Jesus. And God will give us blessings tremendously. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. And then lastly, dito na po tayo magtatapos. Anong oras na? Okay lang po ba na umabaho tayo? Pasensya na po kayo. Grabe po yung message ni Lord. Grabe po. Grabe po yung message ni Lord. Maging ako tinuturuan ng Panginoon na patuloy po magtiwala sa Panginoon. Patuloy pong sumunod sa Diyos. And then lastly, yung salita pong focus. Focus. Ang dami po sa atin out of focus. Ang dami po sa atin disfocus. Na-defocus na po. No? Wala po yung focus po natin. Alam niyo po, nung si Pedro, nung nakakalakad na po sa tubig, grabe, talagang tuwang-tuwa po yung mga alagad. Wow! No? Maging siya na-amaze. Wow, nakakalakad ako sa tubig. Pero nung lumingon po siya sa kaliwa at sa kanan at nakita niya po yung waves, nakita niya yung matinding alon, unti-unti po siyang lumulubog. Unti-unti po siyang lumulubog. Minsan tayo rin po na de-defocus. No, tayo po ay bumabaling sa ibang bagay at hindi sa Diyos. Minsan nakatingin lang tayo sa tao, sa gobyerno, hindi sa Diyos. Minsan nakatingin lang tayo sa pera, hindi sa Diyos. Minsan nakatingin lang tayo sa pandemya, sa virus, hindi na sa Diyos. Minsan nakatingin lang tayo sa karamdaman natin, hindi sa Diyos na nagpapagaling. Minsan nakatingin lang tayo doon sa mga problema, hindi sa maraming pagpapala na ipinakita ng Diyos, ay pinaranas ng Diyos sa buhay po natin. Yan po ang problema po sa atin. Yan po yung problema po sa atin. Wala tayong focus. Meron po sa atin sobrang busy sa trabaho, nakalimutan ang Diyos. Meron po sa atin sobrang tamad naman po, nabuksan ang Bible at unahin ang Diyos. Meron po sa atin talagang nahuhumaling sa ibang bagay, sa pera na silaw, sa pagtatrabaho, workaholic, no? Sa ML, games, social media, sa K-pop,
sa mga sugal na yan, online, grabe, talamak. Pero sabi ng Panginoon ngayon, huwag kang ma-sidetrack. Mag-focus ka ulit. Let's refocus yourself to Jesus. Don't look to the others, other things na meron ho tayo. Madidistract lang ho tayo dyan. Babagsak ho tayo dyan. Huwag tayong tumingin doon sa pagkakamali po natin. Tumingin ho tayo kung paano ho tayo makakabawi sa Diyos at susunod sa Panginoon sa lahat ng ating pong mga pagkakamali. Amen? And tonight, sabi po ng Bible, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang lahat ng kasalanan at anumang bumabalakid at pumipigil sa atin. At buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsaang ating sinalihan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya iginahiya ang mamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Even Jesus obeyed the Father unto death just for the sake of other people, just for the sake of us. Namatay si Jesus para po sa ating pong mga kasalanan at ginawa niya po ang lahat para tayo po ay iligtas ng Panginoon. At i-focus po natin ang ating mga sarili hindi sa kasalanan at pagkukulang po natin kundi sa sobrang biyaya at pagpapala ng Diyos na ipagkakalob sa bawat sa po sa atin. Let's turn back to Jesus. Let's refocus our mind, our heart to Jesus. Go back to Jesus. Si Lord lang po ang tanging magbibigay ng himala sa ating buhay kapag tayo po ay muling nanumbalik sa Panginoon. At tignan lamang po ang Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, it's about time. Tama na po yung Christian-Christianan. Tama na po yung mga pagsuway po natin sa Panginoon. It's about time. It's not about religion. It's not about religiosity. It's not about tradition. It's not about kung ano po yung activity na ginagawa po natin. It's about the Spirit of the Lord. It's about the relationship with God. At ngayon pa lamang, patuloy kong dinedeklaro ngayon, kailangan natin ang relasyon sa Panginoon. Kailangan natin i-refocus ang ating sarili sa Diyos. And right now, patuloy na nangungusap ang Panginoon. Patuloy kang manampalataya sa Kanya. Patuloy kang sumunod sa Kanya. Patuloy ka lang mag-focus sa Kanya. And tonight, let's all pray. Let's bow our head and let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. At kung nais mong i-recommit ang sarili mo sa Panginoon, ang dami mo ng pagkukulang sa Kanya, pagkakasala sa Kanya, let's recommit ourselves to Jesus. And let's all say, Lord, sorry po that we are Christians. Pero Lord, sa nguso lang pero hindi sa puso. Patawad po na minsan, Panginoon, nasa sidetrack po kami. Nawawala yung pananampalataya po namin. Natatakot po kami, Panginoon. To the point na nagkakasala na po kami sa iyo. At bumabalik po kami sa dati po namin ginagawa. Lord, it's about time. Patuloy po namin nire-recommit ang aming sarili para po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo akong baguhin. Lord, bigyan mo po ako ng matinding pananampalataya. Bigyan mo po ako ng puso na laging masunurin sa iyo. At kung ano man po, Panginoon, ang aking mga weaknesses, Lord God, continue give me strength, Lord God. Your grace is sufficient to us, Lord God. Salamat po for your grace and mercy. Continue, change us, Lord God. Bless us, and we want to experience great miracles from heaven, Lord God, from above. In your name, ngayon pa lamang, Panginoon, Lord, hindi ko na po isa-isayin ang may mga sakit at karamdaman. Sa about time, Panginoon, sa lahat ng nanonood ngayon at nananampalataya ngayon na ikaw ay may sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo po, Panginoon, ang lahat ng meron pong sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. I declare, pinagaling ka na ng Panginoon. Wala na yung cancer mo. Wala na yung sakit mo, diabetes mo. Wala na yung lagnat mo. Wala na yung COVID-19.
sa pangalan ni Jesus. At kung yung pamilya mo may sakit at karamdaman, yung anak mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, o yung kamag-anak ninyo may sakit, in Jesus name, pinagaling ka na ng Panginoon. Panghawakan mo by faith, pinagaling ka na ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po, Panginoon. I declare right now, Panginoon, kung sino man po sa amin meron pong baon sa utang, Lord, I continue pray, Lord. Lahat po kami, Panginoon, ay makakabayad ng utang. Lahat po kami ay pagpapalain mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, meron po sa amin, Panginoon, na nanonood po ngayon. Lord, patuloy pong sinisira ng kaaway ang kanilang pamilya. I declare, Lord, restore mo, Panginoon, ang relasyon ng mag-asawa, magkapatid, magkamag-anak, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon, meron po sa amin, naglilingkod na sa Panginoon. Bigla na lang pong nanlamig, bigla na lang pong nanghina, bumalik sa dati. Lord, I declare, ibalik mga apoy ng paglilingkuran po sa Kanya sa pangalan ni Jesus. At ngayon pa lamang, Panginoon, meron po sa amin, Panginoon, naghihintay ng katugunan mo, O Diyos, na siya po ay mapromote. I pray, Lord, mapromote po siya sa mga oras po na ito. Bukas, Panginoon, mapopromote po siya sa pangalan ni Jesus. Bukas, Lord, mararanasan niya, Panginoon, magkakaroon po siya ng trabaho sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, meron po sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Lord, meron po sa amin na abuso, Panginoon. Na abuso po siya, O Diyos. Lord, I pray. I pray, Lord. Lord, i-restore mo po yung kanyang puso, Panginoon. Lord. Lord, bigyan mo po siya ng peace of heart and mind, Panginoon, at magpatawad po siya, Panginoong Diyos, sa taong nang abuso po sa kanya, sa tao pong nanira po sa kanya, sa tao pong nanloko po sa kanya, Lord. Lord, help him, Lord God. Help him, Lord. Help her, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy kong dinedeklara, Panginoong Diyos, sa lahat po, Panginoon, ng nahihirapan po ang kanilang puso po ngayon dahil pinabayaan po sila ng kanila pong pamilya, pinabayaan po sila ng kanilang kapatid, ng kanilang asawa. Lord, I declare, continue give them peace, Lord. Give them comfort. Yakapin mo po sila sa mga oras po na ito. And I declare, Lord, one of these days, magiging maayos din po ang heart po nila, ang puso po nila. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, O Diyos. Lord, meron po sa amin, Panginoon, sobrang alala. Baka mapano po yung kanyang anak, Panginoon. Mapano po, baka mamatay po sa sakit. Lord, i-comfort mo po siya. Abutin mo po siya, Panginoon. Tulungan mo po siya na magtiwalang muli sa iyo na ikaw ay nagpapagaling na Diyos. Nagpapagaling ka, Panginoon. Kahit COVID-19, wawa sa akin mo po ito. Salamat po. Salamat po. Lord, meron po sa amin, Panginoon, prayer request. Yung ka po, yung kanya pong anak, Panginoon, drug addict. Yung kanya pong anak, Panginoon, sugalor. Sugarol, Panginoon. Nagsusugal, Lord. I pray, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbago sa heart ng kabataan ito. Isang araw, Panginoon, magiging born again siya. Isang araw po, ililigtas mo siya. Isang araw po, maglilingkod po siya sa iyo. Isang araw, magpapatuto po ang batang ito, Panginoon, na siya po'y binago mo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, na lahat po kami, Panginoon, ay patuloy na maniwala at manampalataya na ikaw ay tunay na Diyos. At naman po, aming mga panalangin, Panginoon, Lord, yung mga nakasulat po, Lord, sa notes po namin, alam po namin, Lord, iayos mo ang lahat. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nanonood po ngayon at manonood pa. At ang video po na ito ay umabot pa, Panginoon, sa aming mga kapamilya at kamag-anak at kakilala at kaibigan, maging sa aming mga kaaway. Patungkol sa pag-ibig mo, Jesus. At himala mo na gagawin sa amin po mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nanood. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Tapos na po tayo. Alam niyo po, ito po yung leading po sa akin ngayon. No? Hindi sa tinatamad na po ako mag-pray. Para banggitin po natin yung mga pangalan. Alam ko po na ang Panginoon ay tumutugon po sa ating po mga panalangin. Amen. Maraming maraming salamat po sa Panginoon.
kung tayo po ay na-bless po ng salita po ng Diyos, tayo pong lahat ay mag-comment po, I am blessed. Thank you so much for 31 viewers po natin. I-screenshot ko lang po ito. Breaking the record po ito. Thank you so much po. Can you type, I am blessed, I am blessed. Sa mga humina po yung wifi, data, i-replay nyo po ito. Sa mga na-bless po ng salita ng Diyos, pakishare nyo po ito. Pakishare po natin po ito. Pakishare po natin. No, sa mga may prayer request po, i-PM nyo po ako, mag-comment po kayo. Babasahin po natin mamaya yan. Sa mga may katanungan po, i-comment nyo po ako. No? Sa mga gusto pong i-bless po ang church po natin, i-bless nyo po ang simbahan po ng Love of Jesus Valenzuela. Pagawa po natin church po na ito. Kami pong mag-asawa, kami po ay magdo-donate din po para sa pagpapagawa ng church po na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you so much for the blessings. Ako po ay natutuwa sa 31 nanonood po ngayon. Himala po ng Diyos po ito. Nawa, everyday, mas dumami pa po tayo. Invite your family and friends. Alam ko po, hindi lang tayo 31 kasi may mga pamilya po kayo nanonood. Kaya patuloy lang po natin i-share po ang video po na ito. At isama po natin sila sa panonood po. And let's shout Jesus reigns. Ito po yung ating pong laging deklarasyon na si Jesus ang magari sa ating pong buhay. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy na si Jesus ang maghari sa ating pong mga puso, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating pong komunidad, sa ating lungsod, mga probinsya, sa ating pong bansa at sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Ulitin ko po, kindly share this live video to your family and friends. At i-share po natin po ito, ipangalat po natin ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Expect answered prayer. This week, meron pong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat sa po sa atin. Walang anuman po, walang anuman. Hello po sa inyong lahat, no? Sa mga nanood po, no, hindi na po natin isa-isahin na banggit na po namin kayo. Muli, maraming salamat po sa Bautista family, kay Tita Cecilia at kay Mau. Thank you so much for using this room. No? Thank you so much. God bless, God bless. Share this video po, share this video. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po, thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Continue obey the Lord Jesus Christ. At kung gusto niyo po magpa-mentor, gusto niyo po magpa-disciple po sa amin, please comment po, no? Please comment, i-disciple po namin, i-train po namin kayo kahit online po. Gagawin po namin ng lahat. Gusto po namin one of these days kayo rin po, ginagawa niyo po yung ginagawa rin po namin. Amen po. Magpatotoo po kayo sa social media. Magpatotoo po kayo. Ay, binabati ko po yung aking asawa. Pawis na pawis ka, ha. Okay lang yung pawis na pawis, man. Basta marinig po yung salita ng Diyos, no? Marinig isa, maingay po yung electric fan, makakistorbo sa ating pong gawain po. Okay lang yan. Pupunasan. Salamat po sa tuwalya. Salamat po sa tubig, Mau. God bless you, Mau. Sabi ng Bible, isang basong tubig lang pagpapalain ka ng Diyos kapag binigyan mo ang lingkod ng Panginoon. No, hindi lang isang basong tubig to, mga dalawa pa ito. Siksik, diglig at umaapo ng pagpapala. Ang ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Amen. Good night everyone and see you tomorrow. Meron tayong morning devotion, no? At patuloy po na meron tayong guest speaker po. Pakinggan po natin ang mensahe po ng Diyos sa panguna ni Pastor Dada Tagliba ng God Above All. Good night everyone. Bye.